Welcome again dito sa virtual classroom natin. So ngayon, nai-discuss natin additional sample problem ng hydrostatic pressure. But before we go into this sample problem, share ko lang na meron na tayong mga ano, no? Somewhere nandito na tayo, no, sa hydrostatic pressure na topic, sa fluid mechanics or hydraulics na subject natin. So ito yung mga previous na topics natin, then yung mga previous na uploads. Anyway, let's go to our sample problems. So, neglecting air pressure, calculate the pressures at A, B, C, and D. Okay? So, ito yung hinahanap natin. A, meron tayong B, C, and D. So, dito, sa space na to, yung mga white na spaces na walang broken lines, yan yung air. So, neglecting air pressure, ibig sabihin walang pressure dito sa may presence ng air natin. Okay? Ito naman yung point na to, this is open to the atmosphere kasi hindi siya closed. So, ito yung surface ng water. So, lagyan natin ng triangle, tapos yan. Para lang ma-denote na this is the water surface, ibig sabihin hindi siya confinement, no? Hindi siya katulad nitong parang boundary ng tangke natin. Okay? So, since this one is open to the atmosphere, we can say that this is actually P equals 0. Okay? So, atmospheric pressure is 0 gauge pressure. Lagi nating tandaan yan. Makakatulong yan sa pag-solve ng pressures natin. Okay? So, start tayo with A. So, kailangan natin kunin yung pressure dito sa A. So, paano natin kunin yung pressure sa A? Alam natin yung pressure dito na 0. Pwede natin actually extend yan dito. This is 0, no? Tapos, akyat tayo. That's PA is just equivalent to yung 0 na P. Pag aakyat, alam natin, that's negative, no? Minus, tapos unit weight times height na papunta sa A. Bakit pwede tayong dumiretso? Kasi, pag gagawin natin yung general na equation natin na meron tayong P1 plus unit weight Z1 equals P2 plus unit weight Z2. No? Mangyayari kasi dito, pag bababa pa tayo dito sa bandang to, same na liquid, same na unit weight times height, tapos aakyat ulit tayo dito. So same pa rin na unit weight times height, parehong fluid, parehong height, so magkakancel yung dalawang pressure na to, no? So, ito ay positive, ito naman ay negative. So, parang mangyayari, parang pag i-longer solution natin, meron kang P, tapos bababa ka dito, that's a positive unit weight times height, tapos aakyat ka na naman, that's a negative unit weight times height, saka ka na magka negative unit weight HA. So, magkakancel yung itong dalawang values na to. So, dediretso ka pa rin dito sa sa taas na equation, okay? So, yun lang, no? Lagi nating i-observe ng yung diagram natin para makita na natin agad by inspection kung anong pressures yung magkakancel, okay? Para hindi na maano yung time natin, no? Maubos yung time sa kakasolve, eh, pwede namang makancel lang, okay? So, that's 0 minus unit weight natin. If hindi given yung unit weight, so gagamitin natin yung unit weight na standard ng unit ng water, which is 9.81 kilonewton per cubic meter, times yung height. So, based sa diagram, yung height ng dito, yung height na to is just equivalent to 0.4 plus 0.4, which is basically 0.8, no? 0.8 meters. So, meron tayong pressure na 9.81 times 0.8. That's 7.848 kilopascals negative. 848 kilo Pascals, okay? So, that's for letter A. Pressure at A. So, again, keep in mind na yung inahanap natin na pressure dito is in kilopascals, okay? Dito tayo sa B, actually, similar method lang dito sa B, no? Kung sa A, paakyat, ito naman pababa. Pero same lang, no? So, you have pressure B. Meron ka pa rin zero dito, no? Zero na pressure. So, dyan ka magsa-start, no? Sa P. Tapos, since pababa na papuntang B, that's a plus, no? Plus, tapos unit weight pa rin, unit weight H papuntang B. So, ganun pa rin, no? Magkakancel pa rin yung natin dito. I-analyze natin yung, i-include natin sa analysis yung column ng water dito. So, meron kang pababa, para yung unit weight H, tapos aakyat ka ulit, para yung unit weight H. So, magkakancel yung dalawang pressure na to, no? Same, same value, negative, positive and then negative. So, parang dumiretso ka na lang din dito sa B. Okay. So, this is 0. Plus unit weight again is 9.81 kilonewton per cubic meter times yung height na
0.5 meters. So height mula dito sa surface hanggang sa point B. That's 0.5 meters. So magka-cancel yung meter dito. Yan, magka-cancel yung isang meter. So squared na lang, that's kilopascals. So we have 9.81 times 0.5. That's 4.905 kilopascals. Okay, so yun yung final answer. Dito naman tayo sa C. Ngayon, since yung between ng B tsaka yung C, eto no, ito yung area na to, yan, is air pressure. And then the problem clearly states that we have to neglect the presence of air pressure. So, ibig sabihin, walang nangyayari in between B and C. So, we can say actually that B is equivalent to pressure at C. So, wala namang nangyayari. No? That's 4.905 kilopascals. Yun na din yung C. Again, no, kasi walang nangyayari dito. So, ano yung pressure dito? Yun din yung pressure acting at point C. Kasi neglecting air pressure. Pero, if given yung air pressure, so kailangan natin isolve yung ano, no? So, usually naman yung binibigay dito pag ibibigay yung air pressure is the unit weight of air. So, ganun pa rin yung process, no? Pag meron kang ibibigay na air pressure, ganun pa rin, no? Column of air, tapos magka-cancel dito. So, parang dediretso ka na lang din dito sa surface na to, no? So, ganun lang, if ever lang na may ibibigay na air na unit weight, okay? Tapos, lastly, yung sa D, pressure sa D, since alam natin yung pressure at C, so magdadagdag na lang tayo ng pressure papunta dito sa D, okay? So, we have pressure D is just equivalent to pressure sa C. Tapos, since pababa ka mula sa C hanggang D, again, that's a downward na direction. So, positive yan. No? Unit weight times height. So, again, i-review ko lang bakit positive pag paakyat, that's a negative. Tapos, pag downward, that's a positive. Kasi yung hydrostatic differential equation natin, that's dp is equivalent to negative dz. Ibig sabihin, pag bababa yung dz mo, since may negative na sign dito, no? So, i-increase yung pressure mo. So, yun yung nangyayari pag nagda-dive ka sa tubig. This is the water surface. Tapos ito yung, for example, ito yung datum. Datum kung saan sinusukat yung elevation. So for example, ito yung elevation na 50. Tapos magdadive ka papunta dito, that's elevation 40. So ibig sabihin, bumaba yung DZ mo, no? Yung elevation na Z. So again, the Z is used to denote elevation. No? Pag H naman, yung mga height between two points. Okay? So bumababa yung elevation mo, from 50 to 40, pero yung pressure actually is increasing, no? Sa sulat na lang natin dp, okay, nag-i-increase yung dp mo as your dz decreases. So kaya mas malaki yung pressure dito sa mas ilalim kaysa dito sa taas, kasi yung pressure distribution nga natin na pangano, no? So increasing siya linearly. Anyway, ma-discuss natin ulit yung hydrostatic pressure na yan dun sa hydrostatic pressure naman noon, plane surfaces and on applications sa mga dams, okay? Pero ito yun, ito yung pinagmulan niyan, kung bakit pag aakyat ka, may negative na pressure, mababawas. Pag bababa ka na naman, may madadagdag na pressure, okay? So, kukumpute natin yung D. That's 4.905 plus 9.81 times yung distance na to. That's actually 1 meter plus 0.5 plus 0.4. So, ito yung total na distance na to, no? 1 plus 0.5 plus 0.4, that's 1.9. Same pa rin na unit, that's kilopascals, okay? So that's 4.905 times, ay, plus pala, no? Plus 9.81 times 1.9. Yun. Oops, that's 23.544 kilopascals. PD. Okay, so yun na yun, no? Yun yung apat na pressure natin. So, pinakamalaki, syempre, no? By inspection, dapat ganito yung sagot nyo, no? Mas malaki yung PD compared sa B, A, and C. Kasi siya yung pinaka-bottom. Ibig sabihin, mas malaki yung depth nasa taas niya, no? Yung column ng water nasa above niya. So, yun. Kaya dapat pinakamalaki siya ng pressure. Ganon din yung pag-double check, no? So, anyway, ganun lang. Madali lang, no? So, baba, akyat, baba. Ganun pa lang. Ganun lang yung ganun lang yung solution pag hydrostatic pressure, no? Kailangan nyo lang alalahanin yung hydrostatic pressure differential equation natin para yun, maintindihan nyo kung bakit ganun. So yun na yun, para sa sample problem na to, and if ever na medyo hindi or may mga hindi masyadong clear pagka-discuss, so comment lang and then i-address natin yan kung ano man yung ano, no? Kaya nating i-discuss pa further, okay? So again, thank you for watching and see you sa mga next video uploads natin.